bago po tayo manalangin, buksan niyo ang inyong mga Biblia sa Ezra 7 verse 27. Ito po ang sinasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga ninuno na naglagay ng ganitong bagay sa puso ng hari upang pagandahin ang buhay, ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Dakila at makapangyarihang Diyos na sa langit, Panginoon, narito kami ng aming mga kapatid, Panginoon, na sabat man sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ng sabat na ito upang kami ay magpahinga kayo din ikaw, Ama, na siyang iyong kapahingaan. Panginoon, kung kami mayroong mga suliranin, Panginoon, kami iludurog sa iyo ang aming mga hinaing, Panginoon. Nawa, Ama, mas agot, Panginoon, ang aming mga hinaing. Kahit hindi namin alam ang mga kapatid na mayroong mga karamdaman, mga kahinaan sa kanilang mga sarili, Panginoon, maaari niyo po kami ang iyong mga kamay na mapagpala siyang humito sa amin, Panginoon. At gayon din ang mga darating, Panginoon, na nasa lakbayin pa, magabayan sila ng iyong mga piling anghel. At patawarin nawa kami sa aming mga salang nagagawa, mga kahinaan, pagkamali, Panginoon. Linisin ang aming mga puso at isipan nang sa gayon maging kaya-aya kami na harap sa iyo sa araw ng sabat na ito. Maraming salamat sa pangalan ko na Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. And happy Sabbath. Ayan. Bilang pag-welcome po sa ating mga kapatiran, maaari po bang tumayo tayo at abutin ang kamay ng ating mga kapatiran. Kamayan sila at bigyan ng napakagandang ngiti sa mukha. Dahil ngayong araw, ang araw na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na kung makikita natin yung ating mga kapatiran, ay parang nare-refresh yung ating energy, di ba po? Sa isang buong linggo na nagdaan, sa isang buong linggo ng kabisihan sa buhay, ay narito tayo muli nagsasama-sama para purihin ang ating Panginoon. Amen po? Ayan, pasalamatan po natin ang nagsiganap at magsisiganap sa ating Sabbath School Worship sa umagang ito. Ang nauna po sa ating pag-aawitan, walang iba kundi ang ating kapatid na si Kapatid Edwin Madripas. Sinundan po yan ng panalangin ni Sister Mila Madrigal. At bago po tayo makapakinig ng isang mission report na magagaling kay Brother Doming Malupeng, ay mag-aawit po or aawit ng awit papuri sa Panginoon sila Sister Charisse Beraño, Sister Crisa Beraño, and si Sister Faye Vicky. Susundan po yan ng promotional talk na magagaling kay Brother Edwin Maglipas. At pagkatapos po, ang ating lesson review na by group. Closing song and closing prayer. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang tagapagpakilala, Sister Debbie Ocampos. Maraming pong salamat. Time is ticking, earth and heaven.
Okay, salamat po sa awit. Magandang umaga po. Tayo po ay dadako po sa ating pasambito ng ulat. Ang ating pong ulat sa bagay na ng Sabado, ikatlong Sabado po, ay mula po sa Timog Sudan. Ayan. Ito po ay kasaysayan ng isang lalaki na may pangalan Michael Uidu. Ayan. Si Michael Uidu po ay 38 taong bulan. Ayan. Si Michael ay kinabuhayan ng kanyang ama sa mahabang panahon na kanyang natandaan. No? Nagubuhi sa kanyang, saya sa kanyang ama. Paano ba niya ito niya mapakita? Ang sabi nga po minsan, tinatanong siya ng mga tao. Nasaan ang iyong ama? Ang wika ng mga tao sa kanya. At kaya sasagutin, ang aking ama ay patay na. Nakita niyo kung gano'n siya kabuhi sa kanyang ama, bala magbuhay pa yung kanyang ama, ay sinasabi niya patay na. So, aros ayaw niyang makita ang kanyang ama. Ayan. Ano ba ang dahilan? Sabi po sa kwento ay, diniborsyo ng kanyang ama si Mike, diniborsyo ng ama ni Michael ang kanyang ina sa Sudan noong siya ay 9 taong gulang pa lamang. Ilang beses din na dinalo ni Michael ang bukid ng kanyang ama, ngunit ito ay pinagtatrabaho ng may kahirapan. Ayan. Araw-araw, pag natapos sa si Michael sa kanyang trabaho, ay hindi mo lamang siya binibigyan ng pagkain ng kanyang ama. Ayan. So, nakita niyo, no? Ang turing sa kanya ay parang alipin. At naramdaman ng bata na ginagamit lang siya ng kanyang ama para sa kanyang gawain. Ayan. Isang araw, matapos galawin ng kanyang ama, ay sinabi niya sa kanyang ina, hindi na ako maaaring manatili pang kasama ng aking ama, sabi nga niya kanyang nanay. Hindi na nga siya pumayag sa bukid at hindi niya maaaring makalimutan ang pait ng kanyang buhay doon. Ayan. Mayroon pang buhay at sinisisi niya ang kanyang ama. Iniisip niyang magasa ng kanyang buhay kung hindi nabundunan ng kanyang ama ang kanyang pamilya. So, nakita niyo kalasan niya, no? Napakapahit ng karanasan po ni Michael. Ayan. Dahil sa katapusan ng panalapi, ayan, si Michael ay tumigil din sa kanyang pag-aaral at nakatapos lamang siya ng ikatlong baitang ng mataas na pangalan. At siya ay naging isang rapper. Alam mo niyo ba yung rapper? Ang kumakanta ng mga walang tonong kanta. Dire-diretso lang, ayan. At siya ay lumipat sa Kenya at doon ay nagtrabaho siya sa mga nightclubs o mga bahay aliwan sa 2 taon at nagpahaba ng buhok at tiniligtas. Ito lang ito yung mga rapper, di ba? Kumakita yung buhok, yung sagad sa atin na katilin, tas mahaba. Di ba? Okay. So, ganun po ang itsura ni Michael. Nang isang itsura ay kinuha siya sa Timog Sudan, ayan. Kailan din nila sa mga nightclubs sa Juba, ang kanyang kilos hip-hop. Ayan. Mga ganun-ganun pa, yung mga style na ganun, ha? Okay. Isang araw, samantala si Michael ay naglalakad sa kalsada sa kabayanan, ay may isang may-ari ng tindahan ang tinawag siya at tinanong, saan na sumising ba? Umika sa kanya? Ayan. Samantalang si Michael ay naglalakad ay narinig kinis sa kanya, sumagot siya. Ako ay hindi sumising ba? Sabi niya. Bakit hindi? Ang sabi ng tindero. Tignan mo ako, sabi niya. Tinuturo ang kanyang babang buhok, nakatilitas sa kanya. Sa palagay mo kaya, ay maaaring bubalot sa bahay-sambahan ng ganitong itsura. Kaya, nakita niya, ha? Okay, sabi niya, oo naman, naging ka ng lalaki. Ikaw ay maaaring bubasok sa bahay-sambahan. Ayan. Tinanong ni Michael na may-aaring tindahan kung saan ito sumisimba. At kanya na pag-alaman na ang kausap niya ay sumisimba sa Juba Central Seventh-day Adventist Church. O, nakita niya, no? Yung isang mga Adventist na, no? Okay. Sabi, yung mga taon niya, sabi ni Michael, ay may peking panalangin na may kasamang peking pagpapagaling, sabi ni Michael. Diba? Siguro, ewan kung meron siyang karanasan sa mga Adventist na, pero sabi niya, yung mga tao doon po noon ay mga peking manalangin at may kasamang peking pagpapagaling, sabi niya. Okay. Ang may-ari ng tindahan ay inintala si Michael sa simbahan, ngunit hindi niya ito tinanggap. Ayan. Nang sumunod na beses na si Michael ay manapagaan sa tindahan, ay tumingin siya sa kapilang daan. Ayan. So, nung dumahin siya sa kalsada, ay tumingin siya sa kapilang daan para hindi niya mapansin yung may-ari ng tindahan. Pero tinapag ulit siya, sabi ko rito. Ayan. Ngunit ang tinderong iyon ay ngulit tinanong si Michael nang sumunod na beses niyang makita siya. Sabi niya,
Sabi ng lalaki, kami ay nagsisimula sa Sabado na tatlong serye ng pangaral. Sabi niya, pumunta ka. Ayan. Ang sabi niya kay Michael. Sa mga pagtupulong, ayan. Tapos din ni Michael ang mga simple at diretsyang panalangin sa Diyos. At ang pastor ay nagsalita ng tungkol sa ikapitong araw sa Sabat at nagbigay ng mga talata sa Biblia na ang Diyos kahit kailan ay hindi pinalitan ang Sabat mula sa Sabado papuntang Linggo. So nagkakaroon siya ng interest ngayon, di ba? Sabi sa bahay ay maingat na binasa ni Michael ang Biblia at kumbinsido siya na Sabat ay Sabado. Yan, nakita niyo po? Sa huling Sabat na pagpupulong, si Michael ay sumama sa marami pang ibang mga tao na babautismuhan sa ilog ng Nile. Okay. Kahit wala isang mang nagsalita ng tungkol sa kanyang mga mabuhok na katilintas, ngunit na magsimula na siyang dumalo sa bahay-sambahan, ayan, ay nakalim siya ng komento tungkol sa kanyang buhok. Diba? Siyempre, diba? Maraming makakabasin din sa kanyang buhok. Ikaw ay isang binyagan, o ikaw na lalaki. Gusto mo bang patuloy lang yung buhok? Diba? Eh kung kaya mo yung natin sa kalagayan, di ba parang ma-open kayo, di ba? Nasabi sa lalaki, ikaw ay isang binyagan. Parang ang tawag doon, masyadong demanding, di ba? Okay. Sabi niya, gusto mo bang hamunin? Sabi ni Michael, gusto mo ba akong hamunin? Kahit kasi Samsung, ganun tuloy ng buhok. Sabi niya, ang gandong buhok ay hindi masama ang amin niya. Yan, yung pinatotohanan pa niya ganyan tsura, no? Hindi ko yan pinansin. Huwag natin musgan ang ibang mga tao ang sagot ni Michael. Ngunit parang alam ni Michael na parang may hindi tama. Ayan. Nang ibahagi ng kanyang personal na pagtuong, ay lagi siyang nagsisimula ng huwag kayong matakot sa aking tsura, ako'y kaisa ninyo. Yan. Yung kanya lagi sinasabi pag nagpapatutuo siya. Sa kanyang puso, gusto niya malaman kung ang mga Adventist ay talagang tatanggapin siya o kaya ay ginagamit lang siya para sa kanilang madikain. Tulad ng ginawa ng kanyang ama sa kanya, maraming taong na nagdaan. So kahit anumuno siya sa pangkapalang Adventista, ay meron pa rin siyang agam-agam na. Hindi pa rin siya kumbinsino. Baka nga naman, siyempre, siya yung magaling mahusay kumanta, di ba? Maharapin, tapos baka ginagamit lang siya katulad ng kanyang karanasan. Kaya lumipas ang isang taon, ay na napagtanggol na siya ay mahal ng mga kabig Gresya. Ay, naman pala. So, kailangan ipakita natin pag-umalapin sa ating mga kapatid. Ayan. Palagi na ang kanyang loob at damdamin na parang nasa isang pamilya na siya. Nasa isang pamilya na siya. Kaya ipinapunta na niya ang kanyang mahabong buhok na nakatilintas. Ayan. Ay, bago mo kayo si Michael ngayon. Okay. Sa parating yun ay naalala niya ang kanyang ama. Yun, naalala niya kanyang nakaraan. Kanya nabas sa Matthew 6:15, ang masabi doon, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patawarin ni Ama sa inyong mga kasalanan. So, di ba, meron siyang karanasan na hindi na kayo patawarin ng kanyang Ama. Pero habang nababasa niyo yung mga talata niyo, sabi niya, siya ay nanalangin. Ang sabi niya, Panginoon, sapagkat ito po ay iyong kalooban ay mangyari nawa, turuan mo po ako kung paano magpatawad. Nakita niyo ba, no? Nakabago na si Michael. Tatlong buwan niyang hinanap ang numero ng telepono ng kanyang ama. Inakala niya ang kanyang ama ay magagalit, ngunit hindi. Sabi niya, sino ito? Ano ang mga ama? Ikaw bang anak ko? Paliwan, nag-aamay din kanyang ama? Oo nga, mayroon para sa akin ang pagpaliwanag kung ano ang nangyari, ang sabi niya. Hayaan mo ngayon, ang sabi ng kanyang ama, huwag ka na mag-ala tungkol doon. Ang gusto ko lang ay bumalik ka bilang anak ko, umuwi ka kung kailan ka makakauwi at ibibigay ko lang aking pagpapala o blessing, ang sabi ng kanyang ama. Di ba? Yung pala nagkakailangan ka ng ama na ano, magkaroon siya ng pagpapakawaran. Ayan. Ang 30 taon ng pagkamuhoy ay natunaw sa puso ni Michael. Isipin mo, 30 years siya namuhi sa kanyang ama. Pero natunaw yung kanyang pagkamuhi na makabasa siya ng banal na kasulatan. Nung tanggapin niya si Jesus Christ bilang kanyang personal tagapagligtas. Si Michael ngayon ay 38 taong gulang. Ngayon ay
isang driver at gumagawa ng iba pang mga gawain, ay nagsasabi ng ganito, akala ko ay kamumuhayan ko na siya habang ako ay nabubuhay. Ngunit lahat ay nagbago dahil sa pangaral na aking narinig sa Iglesia ng Santo Diabetes. Ang Iglesia ito ay talagang niyanda ang mga tao para sa lakit. Pinapagdagan niya ang karasan, ano? Na kung hindi ito sa simbero na tumawag sa kanya, malamang si Michael na ngayon, namumuhi pa rin sa kanya. Ayan. Sabi nga po, yung aming bahagi po ng 13 Sabbath School Offering, mga kapatid, sabi niya, ito ay may tutulong sa ano? Ayan, ito pala. Noong 2016, ayan, yung ating 13 Sabbath School Offering, ayan, ay nakatulong sa pagpapatay ng mga silipa sa Sabbath School ng mga bata sa Juba Central Seventh-day Adventist Church. So, yun naman po pala. Diba? Nakatulong na pala yung ating 13 Sabbath School Offering noong 2016 para yung lugar po ng Juba Central Seventh-day Adventist ay magkaroon po ng ano? Mga silipa sa mga bata. At doon po ngayon nagsasamba si Michael. Ayan. Bahagi ng handog sa tumesting ito ay itutulong sa pagkapakayan ng mataas na paralang malapit sa bahay-sambahan. So kung paparoon 2016 ay may program sila para sa kanilang mga bata, ngayon ang ating pong bahagi po ng ating 13 Sabbath School Offering, mga kapatid, ay muling idadalhin sa kanila upang magpagpatayo doon ng mataas na parang high school building para sa kanilang lugar. So sana po mga kapatid, nakita po natin kung gano'ng mabuti ang Panginoon kay Michael. Alam ko, hindi lang kay Michael nagiging mabuti ang Panginoon, kundi sa tao din lahat, nagiging mabuti ang Panginoon. Paano po natin ibabalik ang kabutihan po ng Panginoon? Mga kapatid, sa gabi ng 13 Sabbath, ay magkagalok po tayo ng handog para sa Panginoon. Ito po ay dadalhin po dun sa lugar po ng lupa. Ayan. Sana po ay marami po tayong mga matulungan sa magitan po ng ating mga handog sa ating 13 Sabbath School Opening. Okay? So ito lamang po ang ating pansalibot ng ulat at sana po ay nakita po namin yung kabutihan po ng Panginoon sa kanyang bayan. Muli po, magandang maga po at ang Sabbath. Maraming pong salamat, Brother Domi. Ngayon po ay darako na tayo sa ating lesson review na by group, mga kababaihan sa side na ito, kalalakihan, kabataan po sa likod, at mga bata ay dito po sa loob. Maraming pong salamat sa pakikinig.